Lumaki kami ni Carlo na nasa iisang bahay. Mas ahead ako ng 2 taon sa kanya at dahil doon, ay literal na ate ang tawag niya sa akin. Elementary ay hindi kami magkasundo dahil sa magkaibang ugali at pakiramdam ko na mas binibigyan siya ni mama ng atensyon. Bagay na habang tumatagal ay naiintindihan ko naman dahil nasa ibang bansa si Tito Erwin. At hindi may pagkakailang sa ina ay kapatid ko si Carlo. Pero magkaiba pa rin kami ng apelyedo at dahil doon ay madalas kong sabihin na hindi kita kapatid kapag meron kaming pagtatalo at salitang huwag mo kong tawaging ate. Alam nyo na, dala ng kabataan at kung minsan ay walang pakialam. Pero ako pa rin ang nakatatanda at panganay kay Carlo at wala akong choice kundi gampanan ang pagiging ate. Lalo na noong panahong wala pa si Nelson na bunso naming kapatid at sa akin iniiwan ni mama ang pag-aasikaso kay Carlo. At wala sa isip kong sa huli ay si Carlo ang aking magiging tagapagtanggol, kasangga at labasan ng sama ng loob. Na umabot sa puntong tuluyang nanaig sa amin ang pagiging magkaiba ng abilyedo at papahintulutan kong ipasok. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Ara, 29 years old at tulad ng ibang readers ay gusto ko din ang mag-share ng kwento. Kwento na mismong bahagi at nakaraan ng aking buhay. Lumaki akong may maayos na pamumuhay dahil bukod sa pagiging OFW ni Tito Erwin at si Mama naman ay may maayos na trabaho lokal. Maliban sa kung minsan ay galit noong aking kamusmusan at selos dala ng kabataan dahil sa hindi buong pamilya dahil sa isang mapait at masaklap na nakaraan ni Mama at ako ang naging bunga. Si Carlo na sumunod sa akin bagamat ahit ako ng higit 2 taon sa kanya at si Nelson na bunso sa amin tatlo at ako na bilang panganay. Lumaki sa isang bahay at may kinikilalang iisang ina pero magkaiba ng ama. Dahil si Carlo at Nelson ang tunay na magkapatid kay Tito Erwin at kay Mama. At ako naman ay umabot sa ganitong edad na dala ang apelyedo ni Mama at hanggang ngayon ay hindi alam kung sino ang tunay kong ama at dahilan ng aking pagkabuo para isilang. Mga bagay na ikinagagalit ni Mama at hindi gustong pag-usapan. Aniya ay madilim na parte ng kanyang buhay at nakaraan, basura. At hindi na dapat pinag-uusapan uni kahit man lang inaalala. Elementary kami ni Carlo ay halos hindi kami magkasundo. Dahil sa pakiramdam ko, nasa kanya ang atensyon ni Mama, lalo na noong wala pa si Nelson na bunso kay Carlo. Nang panahon na ito ay hindi ko pa rin masyadong intindi kung ano ang pinagkaiba namin ni Carlo liban sa aming magkaibang kasarian at apelyedo. Basta ang aking natatandaan ay para akong isang dalaga na mayroong buwa ng bisita at mayroong pagkamasumpungin at mainitin ang ulo. Hanggang mabuo ang salitang ikinagagalit sa akin ni Mama sa tuwing kanyang maririnig ang salitang hindi kita kapatid at huwag mo akong tawaging ate, na marahil ay dala lamang ng pagiging musmos at walang pakialam kung masakit ba o hindi ang aking masasabi. Pero syempre, hindi maiaalis ang relasyon na sa kabila ng lahat ay mayroong isang bagay ang nag-uugnay sa amin ni Carlo dahil iisa ang aming ina. At wala akong dahilan para hindi tanggapin ang pagiging panganay bilang kanyang nakatatandang kapatid kahit magkaiba ang aming mga ama. High school na ako nang isilang si Nelson na sumunod kay Carlo. At doon na nagsimulang gumaan ang loob ko kay Carlo. Lalo na sa mga bagay at pagkakataong siya ang aking nagiging tagapagtanggol kapag meron akong pinapasok na kabulastugan noong ako ay high school. Medyo naging rebelde kasi ang aking pag-iisip dahil sa pagsilang ni Nelson ay mayroong bagong kukuha ng atensyon ni Mama. At marahil,
naintindihan ni Carlo kung bakit ginagawa ko ang ilang bagay na talagang kukuha ng atensyon ni Mama. Hindi man tunay na anak ni Tito Erwin, pero ni minsan ay hindi ko naramdaman na iba ako sa kanyang pagtrato sa akin. At ang bagay na iyon ay akin mismong napatunayan. Pero hindi para sa pagitan namin ni Carlo. Dahil nauwi sa ibang sitwasyon, ang turingan sa pagitan namin bilang magkapatid sa ina. At ang pag-intindi ni Carlo sa aking nararamdaman ay nagresulta sa hindi kaaya-ayang sitwasyon at sandali sa tuwing ibibigay sa amin ang pagkakataon. At ang lahat ay nagsimula noong magpang-abot kami ni Carlo sa high school. Sabay pumasok ng school at sabay din kung umuwi ng bahay. Ang pagiging magkasundo namin ay humigit pa bilang magkapatid sa ina. Si Carlo bilang nakababata sa akin at ako bilang nakatatanda kay Carlo. Ay may isang bagay na siyang naging daan upang humantong kami sa sitwasyong subukan, ang sikretong teknik ng pagpaparami. Magkasama kaming gumagawa ng assignment gamit ang tablet nang mayroong ads ang magpakita. Nagkatinginan kami at nagkatawanan. Lingon sa kaliwa at sa kanan na parabang iisa ang aming naisip at dinala kami noon sa isang senaryo kung saan si Don Facundo ay ginagawang pananghalian ng isang kuhol sa gitna ng kasukalan. Natahimik ang bawat isa sa amin at naisip kong ganyan ba talaga yan? Hanggang sa ako na mismo ang magbalik sa topic kung saan ay tungkol sa kung ano ang aming assignment. Ang akala ko sa akin lamang nagmarka ang kung ano ang aming nadiskubre dahil si Carlo ay may kung anong natuklasan para mabilis siyang tumangkad. At ang sabi pa sa akin, tulungan ko raw siya nang aking machimpuhan ang kababalaghan sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Na aking naging sagot, tinawag mo pa akong ate. Hanggang sa makasanayan na namin na isegue ang aming natuklasan habang gumagawa ng assignment. Hanggang sa isang araw ay kami na mismo ang nasa sitwasyon ng aming nadiskubre sa likod ng aming masipag at masigasig na pag-aaral. Katulad lang din ng kung paano nagsisimula ang grupo ng kabataan sa eskwelahan. May alinlangan, takot, duda. At tulad ng isang estudyanteng iiwan ng magulang sa paaralan, nakakaluha sa unang pagkakataon, eh talaga namang maghahalo ang sipon at luha. At nakakatawang totoo na kung meron kang kilalang santo, eh baka matawag mo pa para humingi ng saklolo. Lumalim ang sikretong relasyon sa pagitan namin ni Carlo, lalo na at busy si Mama para alagaan ang bunso sa amin tatlo. At totoong dahil sa murang pag-iisip, walang kinatatakutan. Sige lang ng sige, hanggang hindi nagkakamali. At dahil maluwag ang bahay para sa aming apat, ay hindi naging mahirap para sa amin ni Carlo na itago ang kung ano ang milagro sa pagitan naming dalawa. Para lang din kaming normal na magjowa, nag-aaway, nagkakatampuhan ng dahil sa pagsiselos na inakala ng aming magulang na away magkapatid lamang. Hanggang sa isang pagkakamali ang magdikta sa kung ano ang aming magiging kapalaran. Graduating ako ng high school, sayang, dahil nagbunga ang pagiging malabis namin ni Carlo. At wala akong dahilan at alam na paraan para itago ang lahat. Nalaman ni Tito ang nangyari. At dahil masakit para kay Mama ang nangyari, pinaghiwalay kami ni Carlo. Si Carlo ay pinauwi ng probinsya sa pamilya ni Tito Erwin. At ako naman ay nanatili sa bahay hanggang sa isilang ang bata sa aking sinapupunan. Pero nakunan at halos aking ikasawi ang nangyari. 5 buwan matapos makaalis si Carlo, labis akong na-stress sa nangyari sa amin ni Carlo at ang kahihiyan na dulot para sa aming mga magulang. At nang dahil doon, nagkasakit ako at na-ospital at nadamay ang dapat sana ay resulta ng pagiging mapusok namin ni Carlo. Tuloy ang buhay. Matapos ko ang makalabas ng hospital at para maging patas kay Tito Erwin, pinauwi rin ako ni Mama ng probinsya kina Lola. Naging okay naman ang buhay ko kina Lola. Nakatapos pa rin naman ako ng pag-aaral
at naka-apat na taon din naman sa college. At noong muli kaming magkita ni Carlo ay mayapa na ang laot para sa amin. At ang nakaraan ay isa na lamang kwento ng nakalipas na kapwa bumago ng aming tinatahak na landas.